Guys, good morning. Ito, maaga, mayroon tayong another bisita rito. Ano pangalan mo? Jason po. Jason, ayan. Training siya, mayroon na rin siyang class. So, dito tayo sa Moncton, New Brunswick. Eh, sila, direct path hiring sila from Philippines. No IELTS, kaso nga lang may placement fee. Pero may opsyon. Oh, yeah. May linding. Ikaw na, ano mong ginawa? Naglinding ka? So hanggang ngayon, ganon din naman kami nun eh. Ganon din naman kami nung kami ni Mrs. eh. So, may option naman talaga eh. Kasi talagang kung dream mo talaga, ay push mo yan. May pagkakataon. Babayaran mo naman pagdating dito. So, may pamilya ka. Meron. So, napadala ka pa sa Pilipinas. Nakakabayad ka pa. Sobra-sobra pa siguro. Nung nag-apply ako sa Classic Freight, wala akong agency. Direct hire sa internet lang. Internet lang. Tapos, timing din noon yung 2018. Na... Madali pa nung araw. Nag-sponsor sila ng LMIA. Oo, oh, yun. At saka first time nung kumpanya namin na mag- yan, nagpa-almusal siya. Madalas mamatay itong ano kasi lobot eh. Hindi ako naka-charge kagabi. Katulog ako. Sarap ng tulog. Ang dami kasi natin mga kaibigan na ano. But anyways, guys. Ayan, may almusal tayo. Meron tayong egg. Sa class 5 bukas. Class 5, ilang taong ka na ba? Bago lang ba kayo dito, kuya? Kararating nila nung March. Ay, ikaw ang nauna? Okay. So, ikaw wala ka pang class 5. Yan. Dali lang yan. Kahit nga yung anak yung mga anak ko, kumukuha na rin sila ng mga class 5 nila. Guys, magandang hapon. Nakita nila. Oy, nakita nila tayo dito. Nandito na kasi tayo sa Caledonia. Ito si kababayan natin. Busy ako, marumi ang loob ng truck ko eh. Dahil nagpapabawis tayo eh. Walang magawa eh, kaya alam mo naman, papalis kong sta. Ayos. Kay Ilocano rin ito. Baguio. Taga Baguio, anong pangalan ko? Elpidio. Elpidio. Pinuntahan ko kasi magwapong vlogger. Magwapong vlogger. Hindi naman. Kumusta? Buti na pasyal ka sa amin. Shout out sa mga kasamang na sa New Brunswick. Yun. Yung mga kaibigan niya rin taga New Brunswick dyan. Ito yung balong mo. Ang daming mga taga New Brunswick. Ay, sa camera. Yung nandun na dalawa, taga Prince. Mga Pilipinong sigurado yung manandun. Yan guys, andito tayo sa New Brunswick. Nadaanan nila ako kasi mamamalengke rin sila. Ilocano rin. Kaso ngayon mga viewers natin, karamihan kasi mga Tagalog. Minsan nagagalit na sila. Kasi ano naman kasi, hindi nila maawatan. Hindi nila maintindihan yung ano. Eh nagpasalamat din naman ako kasi kahit papaano napunta niyo ako. Pero pang isang nagme-message sa akin eh. Din, nakita ko si kasama ko yun. Kasamaan mo yun? Napaka po tayo mamaya si Antonio. Kilala mo ba si Paul? Paul. Ponciano. Bago lang dito yun. Yun yung una kong nakamit dito nung andito ko nung nag-deliver ako noon. Kasi anong nakilala ko siya, nag-ano siya sa Facebook, hindi sa YouTube. Taga Taiwan siya, galing sa Taiwan, construction ng trabaho niya dito. Sabi niya sa akin, doon pa lang sa Taiwan, pinapanood na niya ako. Ibig sabihin, kilala ko yan. Baka kasi galing ng Taiwan yun eh. Matagal na Pinoy, pero ngayon nasa Austin siya. Baka yun yun. Si Paul. Paul Onciano ang apelido. Kaya nga, sabi ko, sige, mag-meet tayo noon nakarang pa yung mga siguro mga 4 months ago na yun. Matagal-tagal na yun. Ngayon lang ulit ako nakarating dito. Sabi ng anak ko, pa, may ano kababayan natin nag-vlog. Ah, pinapanood din niya ako. Ano pangalan ng anak mo? Joe. Tracking din. Very good. Ilang taon ka na? Halimbara ito. Parang masama ka sa content natin dito. Mag-royalties sa class 5 bukas. Class 5, ilang taon ka na ba? Bago lang ba kayo dito, kuya? Kararating nila nung March. Ikaw ang nauna? Ako ang nauna. Okay.
So, ikaw wala ka pang class 5. Yan. Dali lang yan. Kahit nga yung anak, yung mga anak ko, kumukuha na rin sila ng mga class 5 nila eh. Kasi siyempre. Yung dalaga ko, bata pa. Oh, yung panganay ko, 20. Magbe-21 niya next year. Magna-19 naman yung isa. Yun. Gusto na rin nilang, kasi sumunod lang din naman sa akin yung mga yun dito eh. Gusto na rin nilang makakuha rin ng class 5 eh. Kaya, ayun, tinutulungan sila. Nung dumating ka, ito na yung kumpanya mo. Dito sa Canada? Hindi, kasi, bali, dumating ako dito, hindi naman ako, truck driver eh. Tatrabaho ako sa Pizza Hut dati eh. And then, nung na-PR kami, kasi work permit kami dati, nung na-PR kami, ayun, nag-gumawa. Manitoba talaga? Oo, Winnipeg, Manitoba. Nag-apply na ako na ito kasi yung mga nag-deliver sa amin dati sa Pizza Hut, puro Pilipino eh. Marami kami kababayan ng taga-Bagyo sa Kilsi at sa Cabin Creek. Ilocano yun? Isa taon mo yung taga-Bagyo eh. Mga si mother side ko, Bagyo eh. Nugira, Sabado family eh. Nugira at mga Sabado family, mararami doon. Mga Sabado. Ikaw, girlfriend mo, shout out mo na. Wala pa ba? Okay. Silang pa anak mo? Mga taga-Big Fred, may dalaga ko pero ayaw niya lumabas, malamig daw. Oo, malamig pa nga rin eh. Pero hindi masyado dito. Hindi tulad dun sa negative, dito positive dito ngayon eh. Kahit pa paano, nakarating kayo dito. Ano ulit pangalan nyo? Ilpidyo. Ayan, kahit pa paano. Napuntahan nyo ako dito. Nagpapasalamat ako guys kasi isa sa mga nanonood sa mga fun. Napasama sa content. Alam ko baka mamaya may mga darating pa. Ayan, pagsama-samahin ko na lang yung content para minsan. Kasi hanggang bukas pa naman ako dito. Masaya kasi kahit pa paano, kahit ganito. Nagkita-kita yung mga kapwa-Pilipino rito, yung mga, siyempre alam nyo naman, mga Pinoy talaga. Atlantic, yung pinakadulo ng Canada, dito, Atlantic. Dito na yan. Meron pang Nova Scotia dyan, papunta PEI. Ewan ko, di pa ako nakarating sa PEI. Hanggang Nova lang ako. ayan, isa ka nagtrabaho kuya? Warren ako, kaya lang nag-resign ako. Truck driver ka na? Truck driver, matagal. Retire ka na? Nag-resign. Ano ngayon, city lang? Hindi, naghahanap pa ng panibagong company. Tatakbo pa. Okay. Atin mo, yung anak mo, pag nakakuha na siya ng class 1 niya, para sa ganun, kung makakuha kayo ng isang truck, di ayos. Tignan natin. Palaran. Sa inyo po to? Ito, kung pagdating ng panahon, magiging akin, binabayaran ko siya. Tulugan pa lang ngayon, pero siyempre sa atin na kasi, sa atin na nakapangalan siya. Almost 3 taon na siya sa Marso, sa Honolulu, yun. Tsaga-tsaga lang, minsan maganda biyahe, minsan pangit. Wala tayong magagawa. Ganyan naman talaga ang business eh, kahit anong klaseng, hindi man sa trucking, kahit mga sa fast food, minsan, di ba? Bumababa ang benta dito, hindi masyadong magandang biyahe, di ba? Ganyan talaga. Ang buhay, hindi naman yung talagang maganda. Pero nakaka-survive. Maganda itong pinanakay mo na ito. Kasi nung kung napanood yung mga ibang video vlog ko, mayroon akong nabanggang moose. Warak ito na ate. Ngayon, dinala ko siya ito sa dinala ko siya sa pagawaan. Papalitan yung, di ba mayroon pang bumper yan. Katulad ng ganyan, yung puti na yan. Bumper, warak yon. Sabi ko, huwag nyo nang palitan. Palit ng ganon, plastic. Huwag nyo nang palitan ng plastic, kundi bumper na lang, moose bump. Magdagdag na lang ako. Kasi siyempre mahal nga. Ngayon, kinukuha ko yung old na moose na bumper kasi pwede pang magawa yun eh. Ayaw nilang ibigay. Ngayon, sabi nila sa akin, sige, palitan na lang namin. Kukunin namin yun. Kasi ito, exact. Halos hindi naman siya masyadong ganong kalaki yung idadagdag ko. Sabi niya sa akin eh, kung ikikit na lang namin yung old mo, ayan, binigyan na, bali, yan ang ipinalit, wala nang bayad. Nalibre na ako niya, kumbaga sana paganda pa nga eh. Pero hindi ako tumakbo nun ng isang buwan, para lamang sa, sa, yung dinala ko siya sa pagawaan. Mga isang buwan din akong, bago lumabas ulit, kasi ang tagal nilang ginawa eh. Ano ba sa proseso ng insurance?
Oo, yung insurance, walang problema yung gumagawa. Ang alam, sinabi nila, umorder daw sila ng buong hood. Hindi ako naniniwala. Pero ang alam ko, siyempre alam mo naman yung mga body, yung mga crack na konting ano, mamasilihan, pipintoran, ganun lang. Siyempre matagal nga lang siguro ang ano, ang gawa nilang yun. Inabot nga rin ng isang buwan. Kahit pa paano. Pero nung ano, sa awa ni Lord, nakabangga ulit ako ng dirt dun sa kabilang side naman. Pero ang kagandahan ka mo, tumama dito, kuya. Tumama dito. Kung wala ito, mabasag na naman yun. Oh, yung ano, kaya mapapansin mo, ito, medyo lubog siya dito. Kaysa ito, kita mo mapapansin mo ito, malapit dito. Ito hindi. Oh, kita mo? Kasi, kumbaga sa ano, naitulak yan, nagkaroon ng dent. Hindi siya pantay na, hindi ko na mahihila papunta rin ng tibay nito. Hindi mo naman mapapansin, diba? Oh, hindi mo mapapansin. Pero, dito tumama yung, ano dati, nung deer. Kaya kahit makikita mo ito, magkadikit lang sila. Pero yon, medyo malaki ang awang. Pero kapag buksan mo, walang problema. Oh, walang problema naman siya. Kasi naka-preno ako nun eh. Kahit pa paano, naka-preno ako nun. Naman, wasak. Kasi ganyan yung truck ko eh. Alam nyo dito, wasak. Oh. Bagong back, dahil wasak. Boost din. Ha? Din, dyan sa babala. Oo. Sa boost to. Hmm? Sabi ko eh, tsaga-tsaga lang. O si paano, anong kailangan mo? Kuha kami. Ay! Wala. Bahala na kayo dyan. Kung ano, andito lang naman ako eh. Pwede magpapalingkit. Dadaan namin. Anong ulam? Ay, mahala na kayo dyan, kuya. Hindi ako ano, kahit ano yung may ano nyo sa akin. Tandaan muna kami sa basta nandito lang ako. Okay. Oh, mag-picture muna tayo. Mag-picture tayo. Teka, kunin ko yung cellphone ko. Sige. Tapos i-post natin. Guys, kunin ko yung cellphone at magpipicture lang. I-post natin sa Facebook para sa ganun makita ng mga kaibigan natin. Balikan ko kayo mamaya. Alright, guys. Dinaanan nila ako, kuya, Elpidio ng prutas. Papasalamat ulit ako sa kanila. Nagbubuhat kasi ako kaya nakita naman, guys. Ayan. Sabi ko nga sa kanila, hatiin na lang kasi marami. Dami naman nitong ibinigay nila sa akin. Ayan. Isang 3 libras na red seedless grapes. Ayan. At saka banana. Tamang-tama. Prutas. Thank you, kuya. Nagabala pa kayo. Maraming salamat talaga. Next time, makakabawi rin ako. Ayan. At good luck na rin sa binata mo. Ilocano sila, guys, taga Baguio. Pero tatagalog ako kasi marami tayong viewers na puro Tagalog, hindi nila tayo maintindihan. Good luck sa binata mo. Sana makapasa siya ng class 5. Of course, alam ko na magka-class 1 din yan, kagaya niya. Ayan. Good luck sa iyo. Thank you, Kuya Elpidio and family. Guys. Hi! Ito na eh, isang kaibigan natin dumating ulit. Buksan mo yan! Merong kakas, buksan mo! Sige, buksan mo! Lakay! Kumusta? Nice lang! Okay lang itong camera natin? Oo, okay lang! Pasok! Ni? Ay, may kasama. Sige, pasok ito. Pasalubo ako sa'yo. Ay, naku po. Nag-abala pa kayo. Ulam. Walang problema, ulam. Naku po. Maraming salamat. Pinasok na namin yung chinila sa'yo. Pasok kayo dito. Pukaw na lang dyan sa maya na. Nakahiga lang ako. Nanonood-nood naman. Hindi. Okay lang. Kamusta? Saan ang biyaya mo? Dito. Magdi-deliver ako dito. Sa Moncton bukas. Ayan nga, nagpo-post ako sa Facebook. Marami tayong makaibigan dito eh. Oo, marami. May pumunta na rito kanina si Kuya AD. Mahala mo pala, ikaw yung... Randy? Joel. Ayan guys, dito na naman bago natin kaibigan. Baka mamaya hindi nila makita yung mga mukha natin. Lagyan natin ng ilaw. Ilawan ko lang para makita natin. Ka-chat, ka-comment. Ayan, mahilaw. Ikaw sa mga video mo nung nasa Pilipinas pa kami. Ay! So, kaano niya si... Lumalakas. Hinaan lang natin, nakakasilaw sa mata. Ayan, mga ganyan. Okay na yun, huwag niyo na masyadong tignan. Si Paul Onciano, kilala niyo? Paul Onciano. Yun yung una kong na-meet dito. Ilocano rin yun.
Mm. Ilocano rin kayo, di ba? Mm, Ilocano. Taga Sison, Pangasinan. Burgos, Pangasinan din ako. Mm. Guys, Ilocano Burgos. Itong mga kasama natin. Kaya ka dati, tingam hangkam muna yung nagsakot yung Ilocano. Maraming mga kaibigan na ano, yung, ano, na marami tayong viewers na ano, nagre-reklamo kasi for Tagalog sila eh. Hindi tayo maintindihan. Ayan nga eh. Eh, buti nakapag-abala pa kayo. Ayos lang yan kasi... Nagluto ka pa. Ano ba to? Nako po, kumain na ako pero thank you kahit papano mag... Niluto ni Kuya Nelson yan, kasama ko dito sa... Oo. Eh, mukhang busy-busy yata kayo kanina. Saan pa kayo napunta? Hindi naman. Yan lang. Bahay-bahay lang. Oo. Oh. Saan pala kayo namamasukan? Sa Cisco ka pala kami. Driver kayo doon? Oh, driver. Hmm. Truck driver. Kasaman, mga kasamang nag-driver din guys, Cisco. Ayan. Nagsimula rin ako ng Cisco. Cisco. Oh, ayun mo yung jacket siya ng Cisco. Ah, sa Cisco ka rin nagsimula? Sa Winnipeg. Nag-city driving ako ng almost 2 years bago ako naglunghol. Uh-huh. Pero wala akong vlog sa Cisco noon kasi hindi pa ako nagba-vlog talaga noon. Nung naglunghol lang ako. Hindi ko nakilala si yung mga dati, mga nagba-vlog din kaya yun. Ganun. Parehas kayo yung Cisco kayo? Cisco. Driver kayo ng Cisco? Truck driver kayo? Tagal na ba kayo rito? Ah? Ano lang? February lang kami dumating. February tayo sa ko April. Ano bang dating niya dito, anong trabaho niyo? Eh, truck driver na. Oh, okay. Ano sa Cisco? Sa Cisco. Oh, may nag-hire din palang truck driver sa Cisco. Bali, work permit kami by consultant, direct path. Shout out sa direct path. Oh, yan eh, direct path. Sige, sabihin mo nga dito, yung pwede nilang mapag-applyan. Pwede nilang... Lang, mga buddy, yung ano, direct path, consultant. Nagpapaalis sila papunta rito sa Canada. Mga katulad natin mga truck driver dyan na patayin ko na lang kaya ito. Oo. Masyadong maliwanag. Masyadong, teka mo na. Pagpatuloy mo yung ano, pagka ano. Pumuputi ah. Tanggalin ko yung ilaw kasi masyadong ano. Masyadong malakas. Search nyo lang sa Facebook. Direct path. Oo. Sige, sabihin mo. Bali, ano siya, consultant. May mga ano sila dito, may mga yan, may ilo konti. May mga employer na nag-hire, naghahanap ng mga truck driver na kagaya natin. Yung iba mga ano, ay mga general laborer. Yung mga napapalis nila. Bali consultant siya, guys, tapos ano, sa warehouse. Sa warehouse may mga ganoon. Mm-hmm. Tapos within 1 year naman yung hinintay namin ano noon. Tapos walang IELTS, bali walang IELTS yung ano kami, nung nag-apply kami. Nag-apply kayo, walang IELTS. Hindi nila na-required, pero pagdating dito, kukuha rin. Nagkumuha na ba kayo, hindi pa? Hindi pa. Sa permanent resident yun, yung IELTS sa, yan. Para sa PR. Pero may mga states, ang importante makarating kayo dito, mas madali ang IELTS dito eh. Ayan. Kasi sabihin mo, so direct path, saan ang base ng direct path na yan? Bali, may office sila sa... Pilipinas, may office din sila dito. So, naka-base sila sa Ontario. Sa Pilipinas, nag-apply kayo doon. Sa agency, direct path. Saan yun? Through online lang. Saan bandang location nun? Sa bali, yung office nila sa Pilipinas, sa Alabang. Alabang? Okay. Pero lahat ng transaction, lahat ng application namin through online. So, kasi... Katatapos nga lang ng pandemic. Nung kasagsagan ng pandemic. At pagkatapos nun, ilang buwan yung proseso? Bali, umabot din ng 1 year. Kasi nung... 1 year yung proseso? Oo, 1 year. Kasi nung pinadala yung papel namin dito, doon natagalan eh, sa Ontario yung... Anong tawag doon? Tapos binalik doon sa Pilipinas. Processing? Sa processing. So doon ulit nagtagal sa POA. So ibig sabihin, walang IELTS ito. Hindi. Pagkano binayaran? May business ba? Bali sagot lahat namin. Pagdating dito, anong ibinalik lang? Wala. Plane ticket. plane ticket. Ang plane ticket noon ay parang sagot ng Cisco. Okay, kasi nung kami rin plane ticket yung sinagot ng employer din talaga. Nung kami rin dito kasi nung kapitsat kami, plane ticket namin, binili namin doon. Pag namin dito,
Yun, in-refund. Oo. Siyempre, wala kaming kapera-pera talaga. So, bali magkano? Hindi kasi pare-pareho eh, pero sabihin pero na sayo, sayo. Excuse me. Magkano sayo? Bali, pumatak siyang $8,000. Magkano yung 8,000 sa peso? 400? More or less, 400. 400,000 sa peso? Okay. Pero ano naman, may option naman, si Direct Path. Ay, may mga lending din. Yun. Basta yung importante, ano bang requirements niya? Basic requirements lang. Meron kang experience. Nag-abroad ba kayo? Yun ang importante. X ba kayo? Hindi, first time ko. Siya first time. Ikaw? Ako dating galing ng Saudi. Nag-Saudi ka? Nag-Saudi ako. Okay. So, Saudi ka pala dati. Mm. Tapos, nung ano, umuwi ka? Bali, ito, ano, bali. Paano mo nalaman yun? Saan nyo nalaman yung direct path na yun? Sa mga tropa din. Tapos sa Facebook. Sa bagay yun. Tanong-tanong lang. Naggali ako sa Saudi 2011 to 2017. Hindi naman ako nakapag-trailer doon eh. Gusto ko mag-trailer na, dati doon. Anong trabaho mo doon sa Saudi? Ganito rin, delivery. Pero tracking din? Maliliit lang. Ahente. Oh my God. Tapos yun, yung nag-exit ako, bali, nakita ko parang, sabi ko, gusto ko talaga mag-trailer. Siyempre, sa Canada eh. Lalo't nakarating kayo. Baka swerte nyo naman at nag-hire pala ng, ng kana, yung Cisco dito sa ano? Dito sa New Brunswick, Moncton. Kasi saan, dito tayo sa Moncton, New Brunswick, Moncton, sila direct path hiring sila from Philippines. No IELTS, kaso nga lang may placement fee. Ang placement fee na binayaran ni Randy is nasa 8,000 Canadian dollar, nasa 400 yata yon. Pero may opsyon, may lending. Ikaw na anong ginawa, naglending ka? So hanggang ngayon, ganun din naman kami nun eh. Ganun din naman kami nung kami ni Mrs. eh. So, may option naman talaga eh, kasi talagang kung dream mo talaga, ay push mo yan. May pagkakataon. Babayaran mo naman pagdating dito, so may pamilya ka. Meron. So, napadala ka pa sa Pilipinas, nakakabayad ka pa, sobra-sobra pa siguro. Kahit pa paano naman, nakakasurvive. Nakakagandahan dito at may tsansa na makuha yung pamilya. So, number one, ang pangalan niya is Direct Path. Ang agency nila is nasa Alabang, no? Walang IELTS yun pag-apply papunta rito. And ang placement fee is nasa 8,000 Canadian dollar, pero positive naman talaga yun. Nakapabalipad sila talaga. Hanggang ngayon ba? Tuloy-tuloy. Kaganda. Depende kung saan ka ma-assign. Okay. Yung iba sa Toronto. Toronto ba? Yung new hire nila ngayon sa Toronto. Kita nyo guys, andito puro mga Ilocano itong mga nakakausap ko. Ilocano sila. Si Paul Onciano, shoutout kay Paul. Yung nakaraang pumunta ako dito, siya yung kausap. Binigyan niya ako ng isda eh. Kasi ang dami niyang mga poset. Fishing sila eh. Kasagsagan pa ng fishing season. Ang trabaho naman niya yun, nakalimutan ko na sa kabilang video ko yon. Galing siya naman ng Taiwan. May agency doon. Bali, online din ang datingan. Ngayon, ang trabaho niya, construction. Pero aspire trucker din naman daw siya. Aspire truck driver din daw siya, sabi niya sa akin. Kaya, nung nakipag-meet siya sa akin dito, nagkwento-kwento kami, nagkwento niya sa akin din yung ano niya. Wala nga siyang IELTS din, pero nakapunta rito. Nagtitrabaho siya sa construction eh. Yung kahit yung mga road, kung saan-saan. Marami pang iba pala. Marami. Sa construction, sabi niya, mayroon din. Yung iba galing din Taiwan, tapos sa sila, sa, parang sa, ano nito? Sa factory worker sila ng mga lobster. Lobster. Yan, dito lang, malapit lang sa Sejak. Yan, karamihan ng Pilipino na nandito. Sa lobster yun, no? Tapos sa PI. Pagkatapos nun, kung ganun lang, kasi may mga option naman, pwede kang mangutang, kami rin nangutang din kami. Isang baon ng galing, mahirap din naman tayo eh. Utang lang, kumbaga sana susugal ka rin lang naman, ito na yung pagkakataon mo na sumugal. Kasi ito, panalo ka dito eh. Pagdating mo dito, ikaw na talaga ang gagawa ng buhay mo dito eh. Kapalaran mo dito eh. Basta magtrabaho ka lang, pagbutihin mo yung trabaho mo sa amo mo hanggat hindi kayo napi-permanent residency. Kasi pagkapagagaw-gagaw ka rito, wala rin naman eh. Pwede ka rin nila talagang pauwiin din.
Eh siyempre nandito ka na, gumastos ka na. Pero ang pinaka-importante dito, the best dito eh, yung balang araw, ma-permanent resident, makuha mo yung asawa, ikaw din, asawa, anak. Meron ka na rin? Binata. Binata. Luto ka na. 33. Oo, naghanap. Anak dyan, marami dyan. Marami pa dyan. Oh. Ayun yung guys, ang masasabi lang namin. So, ulitin ko, ang agency nila, Direct Path. Nakabase yan sa Alabang. At, walang placement me. No, ay, sorry. May placement fee, $8,000 or nasa 400,000 peso. Pero, mayroon option ang agency na Direct Path na pwede kayong maglindeng. Tutulungan nila kayo. Ano rin nila yan? Parang sister company yung lending nila. Pero ang more on online. So ano yun, i-search lang nila sa ano? Sa bali, send mo lang through email lahat ng document. Google mo lang yung Direct Path. Ah, sa Facebook yan. Sa Facebook. Pwede. Mahahanap mo sa Facebook. Page nila. Oo. Tapos mag-ano ka doon. Hindi naman usually kailangan ng ano no, ng experience no. Bale, yun din, isa rin yung ano yun. Oh, so ilang taon ang experience mo sa trucking? Sa Pilipinas, bali 3 years, may 3 years. Sa shoutout pala sa pinanggalingan namin. Oh, yan. Sa PLI. Sa PLI, tsaka sa Pro Driver Academy, sa Antipolo, sa Cemex. Yan kami nahubog. Antipolo, Cemex. Antipolo. Oh. Si Pati, ano ba kayo? Joel. Parehas kayo? Parehas din kami PLI sa Petron. Parehas kayo yung Ilocano, no? Pagka magkaano kayo, magkababayan ka sa Pilipinas? Magkalamin lang din. Season. Isang bayan. So talagang ma-print kayo talaga. Ay naman pala eh, kaya pala ang kahit. Ganun talaga kahit. Siyempre eh, saan ba yung parehas eh? Parang ganun lang, sambang apply natin. May nakatunog yung isa. Yung isa katunog, nakatunog yung isa. Ganun lang talaga yung mga kaibigan. Ngayon, sinishare nila sa inyo guys. Galing kami simento, galing kami nagtanker sa Petrofuel. Hauler ng ano, bali hauler ng LPG kami, hauler ng Petron. Ng San Miguel. Mga ilang ano na kayo dito? Ilang buwan na kayo dito? February, ilang pa lang. Ngayon taon na to pa lang. February, March, April, May, June. July, August, September, October, November na ngayon. 10 months pa lang. Si Brad, 8 months. So from Pilipinas ka? Nag-flight? Yan kagandahan. Yan ang pinakamaganda guys. Na inuubo ako dahil nga sa lamig. Ayan guys, no, napanood nyo yung sinabi. Ayan, kung magustuhan nyo itong video na to, once again, no, i-share nyo sa mga Facebook nyo. At yan, nakita nyo naman yung sinabi, napanood ninyo, nandyan. At sila kay Randy, may pasok naman sa bukas. Alas 4, madaling araw. Ayan. At anyway, si pare Lakay Joel, Diop po eh. Kung baga sa ano, sulitin nyo muna ang diop niya. Maraming salamat dito. Shout out muna lang si Kuya Nelson. Sino nagluto? Si Nelson? Shout out muna lang si yung kasama ko dun sa bahay. Thank you sa ano ito? Batchoy. Thank you sa Batchoy. Kabayan Nelson, Ilocano rin la. Hindi, tagalog siya, taga Bulacan. Bulacan, pure na tagalog. Sa bahay si Kuya Nelson tsaka si Jan. Shout out muna sila lahat. Kasama ko sa bahay. Si Jan Abe, tsaka si Kuya Nelson. Yan, shout out at thank you sa Butchoy. Titirahin ko mamaya yan kapag kaano. dalawang oras lang yung drive ko mula nung nag-gumisi ako papunta rito eh. Diyan ako sa Mori. Sa Moray. Moray ako nag-ano doon sa may Woodstock. Malapit lang. May yard din kami doon. Malapit lang kaya hindi ako masyadong pagod kaya baka magpuyat ako ngayon manood ng movie. Ayun. Ang guys. So paano Lakay? Thank you. Lakay Joel. Thank you.
Ingat kayo sa susunod nating pagdito muli. Salamat si Cisco. Oh, malapit lang ang Cisco rito. Yan. Kita kita ulit kami sa susunod. Guys, thank you sa inyong walang sawang panonood at sa pag-support sa video vlog nila, guys. Peace up. Oh, okay. Bye-bye na. Guys, good morning. Ito, maaga, mayroon tayong another bisita rito. Ano pangalan mo? Jason po. Jason, ayan. Training siya, mayroon na rin siyang class 1. Guys, nagbalik tayo. Nandito pa rin yung ating kaibigan. Ayan, nagpa-almusal siya. Madalas mamatay itong ano kasi lobot eh. Hindi ako naka-charge kagabi. Katulog ako. Sarap ng tulog. Ang dami kasi natin mga kaibigan na ano. But anyways, guys. Ayan, may almusal tayo. Mayroon tayong egg. Meron tayong toast. Ham, toast na kani, na tinapay, at saka patatas, at saka may mga dressing. Ayan. Kain na. Tara, kain na guys. Nagpapasalamat ako. Ito na kaibigan nating si... Tonyo. Si pare ay kaibigan Tonyo. Ilocano ka ba? Hindi, Tagalog. Tagalog, pure Tagalog. Oh. At ginising niya ako ganina doon. Nakala ko may kumakatok. Palalayasin ako sana sa... Ano ko sabi ko kasi maaga pa. Yung pala, alas 8 na rin. Napasarap ang tulog ko kasi kagabi, kita nyo sa previous video natin, may mga kaibigan na tayong dumating dito, doon din si Lakay Joel at saka si Lakay... Guys, nagbabalik tayo at naubos, okay, tapos kayo. Na kami ni Lakay Antonio. At saka siya, andito na, pasama si kaibigan nating Pinoy Plantmate dati. Si Bopil. Ayan. Salamat sa pagkain. Patapos na nga kami. Tapos na kaming... kumain nila kay Antonio si ito kasama natin si ano si kabayang Bopil. Kumusta ang bahay, bay? Ayos na kayo, bay. Dito butay, salamat at nagkita tayo dito. Kaya nga eh. Kaya nagpapasalamat din ako, guys, kasi ang dami nating mga kaibigan dito, napakasaya. Hindi siya kay Kinoko ko, ha. Magpapalo mo rin. Magpapalo ka? Alas ka na ba? May 11 ako. Saan dito? Doon sa National Park. Alis ka na. Thank you, Salmosal, bay. Salamat, ha. Maraming pagkakataon pagka ano, makikita mo na naman ako sa Facebook. Thank you. Papaalam niyo si kaibigan Antonio. Okay. Baba, nabiyahe na siya. Ito, dalawa na lang kami ni... Pintuan na lang. Pintuan na lang kami. Yan. Shout out mo na lang si Mrs. at saka mga bata. Shout out kay Langga. Happy birthday. Happy birthday. Ayan, makikita niya ito. Yan. Happy birthday sa Mrs. mo, kaibigan. Okay, kayo. Yan. At kakain muna siya na habang nagkikwentuhan dito, guys. Balikan ko na lang kayo ulit mamaya. Ayan. Alright, guys, nagbabalik kami ni Bay. Nandito kami ngayon sa truck niya, BNR itong truck niya. Napakalinis, guys. Kalahin mo, batang-bata pa yung kanyang ano, ang tinakbo pa lang niya, isang down my gate, 123,000. Pupunta siya sa grocery, sasama na rin ako kasi magdadagdag ako ng kung anong kakainin ko. Chaperon niya tayo ngayon. Ang ganda naman itong ano mo ba, ang linis pa. Yung sa akin yan, ang daming mga kalat. malapit lang ang grocery dito. Mamaya pa naman delivery natin. Ulan sa New Brunswick. Okay, tayo nyo guys, dapat nga ito, isno na talaga sana ngayon, pero as you guys can see, ulan pa. Ambon ang ano. Tuloy, napasama tayo dito sa truck ni Bay. Wala sa plano ba? Wala sa plano, at least kahit papano. Kasi pupunta siya sa Mama Malayki siya, kaya sasama na lang tayo. Pakatapot man lang yun na pandagdag sa grocery. Yan sa'yo, pag-ilis isang linggohan na naman. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-oil nito kasi... Ayan guys, nagbabalik kami. Ito, lagi nalulubat tong battery ng GoPro ko. Kasama pa rin natin si Pinoy Flatbed dito sa New Boys Coast of Bell. Dito? Yung channel mo dati. Pinoy Flatbed. Pinoy Flatbed, yan. Nag-grocery lang kami konti. Dito na yung mga ginosery ko. Pagdagdag lang, tubig, kinapay, yan, avocado na frozen. Si Boy, meron din talong na binili. Kaya, ito, lagain ko lang to. Lalaga mo lang? Lalaga or isasalad. Okay.
Okay naman. Oh, ayan. Kabalik na ulit kami doon sa truck stop kung saan eh makakabalik na ulit kami. At kung paano, nakapasyal din ako dito sa New Brunswick sa grocery. Ito dito. Rin naman yung GoPro ko eh. Oh, meron din siya. Oh, ginagamit mo. Wala na ngayon, na lubat na. Oh, hindi mo na masyadong ginagamit. Na. Busy na sa trabaho. Busy eh. Na. Yan. Kalaro. May tubig. Oh, sige ba, okay lang. Meron din ako. Tara, balik ulit tayo. Maulan dito sa amin, maulan. Imbis na kamo, dapat isno na nga ito eh. Paso nga lang eh. Kaya madaling matunaw dito kasi naulan eh. Oo. Yung pag mag-isno. Mainit. Mainit. Yung sigaw ng dagat. Tulad sa Manitoba. Sa inyo na Manitoba, malayo sa dagat. Ay, oo. Oh. Wala talagang dagat. Oo. Oh. Pero mga lake-lake lang, pero yung lake ang napoprosin eh. Yung dagat nyo sa Manitoba, di ba ano na nang Nunavut yun? Dugtong ng Nunavut, no? Nunavut? Oh. Yata eh. Malamang. Oo, oh, kasi malayo-malayo na. Oo. Work permit ka rin dito dati, bay? Oo, oh, nung dumating ako dito, LMIA. Work permit. Truck driver din? Truck driver, oh. Sponsor talaga ng Classic Pride. Classic Pride, okay. Nabaskos siya. Tapos, after 2 years, na-approve yung permanent resident, naging PR na. Tapos minsan, ugali natin yung Pilipino na magma-PR, hindi naman lahat, pero minsan nag-aangat tayo ng malaking income. Kaya lumipat. Nung nag-PR ako, nagbakasyon ako sa Pinas ng 6 months. Pagbalik ko, ibang kumpanya na yung pinasukan ko, itong Prince na medyo Prince na. Medyo okay naman yung bigayan nila sa per miles. Yun ang maganda. Kasi dati 42 cents yung per miles ko. Ngayon 65 cents na. 65 cents na per miles mo. Per miles, tapos may bayad pa yung per drop, mga per delivery, tapos walang tarp. Wala nang tarp. Wala nang not tarp. Like before. Na talagang wadwaran talaga sa tarp eh. Nagtatarp ka kasi, flatbed ka dati. Flatbed, oo. Ngayon, sa reaper na, may deliver, wala na, malinis na. Hindi ka na bugbog sa trabaho. Kumbaga sa ano eh, sa katulad ko rin, van din ako, reaper van at saka ano, yun. Ngayon, reaper ba yung hila mo ngayon? May load ka, sasarado mo lang ang pintuan, na-drive ka na. Hindi mo na kailangan babayin para i-check. Para mag-double check sa mga load securement. Yun lang kaibahan sa flatbed kasi pag nanahabang nananakbo ka, kailangan mong double check yung pangarga mo, load securement. Dito sa reaper, wag ka lang mamreno ng bigla-biglaan na hindi na maano yung pangarga mo sa likod. Mag-uusad sa harapan. Yan lang, saka magaan yung trabaho, drive na lang. Nasubukan ko rin yan, guys, yung ano eh. Sa flatbed, no? Hindi, wala pa akong experience sa flatbed. Biglang preno? Oo, yung sudden brake. Nako po, walang job. Kapag mapapreno ka eh, lahat ng load mo, kung hindi matutumba, uusad sa harapan. Ang mapigat sa drive. Kaya kapag dumating ka sa mga scale, kahit na magandang pagkakatimpang mo, tapos ka na. Tapos na, yung bigat pumunta na sa ano. Ang bigat nandun na sa ano. Ay talaga. Anong kaya, agency mo dati? Nung nag-apply ako sa Classic Freight, wala akong agency. Direct hire sa internet lang. Tapos timing din noon yung 2018. Madali pa nung araw. Nag-sponsor sila ng LMIA. First time nung kumpanya namin na mag-hire ng foreign worker sa labas ng Canada. Kaya dalawa kaming Pilipino na dumating sa Classic Freight galing ng Pilipinas na direct hire. Tapos nung may visa na kami ni shoutout ni by James Ermac,
Naano kami sa airport kasi nga kailangan pala ng agency pagaling ng Pinas eh. Direct air. Kaya kumuha kami ng agency na nag-process ng OEC papunta dito. Matagalan din kayo doon sa airport? Mula nung nagkabisa kami, halos 5 to 6 months din kaming naghintay sa OEC. Sa Pilipinas 2018, ka rin? Tapos, umuwi pa kayo noon? Kasi nasa airport ka na kami. Uwi talaga kasi upload eh. Upload ka. Then nagkuha na yung agency. Tapos awa ng Panginoon. Automatic na rin. Ngayon na PR na. Yun lang advantage. Pag makuha mo na yung gusto mo, test talaga. Lipat ka. Saan? Kasi mahirap naman na pagtrabaho ka dito na yung buong buhay mo i-ano mo lang sa isang kumpanya na yung mababa ang bigay compare sa iba na meron naman kasi hindi mo na maibabalik yung panahon na nagtrabaho ka ng 2 years na yun lang ang income mo. Yan ang kagandahan talaga. Kasi kapag ka may class 1 ka na rito, kumbaga sana hindi naman sinano, pwede ka naman lumipat. Hindi naman lahat ng Pilipino na pareha ng pananaw namin na maghanap ng malaki, meron namang iba na gusto. Contento na. Pero kumbaga sa akin, hindi mo na, kung gusto mo ng mga investment, maghanap ka talaga ng malaki na income. Tama yun. Kasi negosyo lang yan eh. Yung pagpanarbaho, negosyo lang yan eh. Hindi naman na nagbibinta ka na walang income. Alam naman ang bubuhay mo lang, yung company. Yung company lang. Ikaw rin, may pamilya. Yung pamilya mo din na tutubo ka din. Kasi yung pagkakaroon ng class 1 driver's license, puhunan na yan eh. Puhunan na yan. Yun na talaga yung ano mo nun eh. Hindi ka na papayag na babaratin ka lang magbigay. Siyempre ya. Lalo't experienciado ka na. Yun ang ganda. Yan tayo ikot sa ano para mapansin, makita mo yung mga pinarkingan na malaki, malakas yung wifi. Dyan lang ako umiikot dun sa Mandaroon eh. Ito talaga yung pasukan dito sa malalaking truck pag mag-refuel. Ganun, dito talaga. Pala. Kasi dati, yung hindi pa yari itong 2 years ago itong Shell na malaki, doon lang ang parkingan doon sa maliit yung kinainan natin. Ito pala. Dito kami mga friends dyan, na parking. Ito pala yun. Dito, pag mag-park ka dito, malakas din yung wifi dito banda. Ayun na, maganda. May wifi pa pala. Dito pala ang magandang parkingan. Dito. Susunod, dali kong atrak ko dito. Ito yung mga kasamahan ko na friends. Andyan din sila. Mga taga Moncton yan. Nagarito. Pareho kami ng truck. Kaya nga, BNR. Patid mo lang ako itong bike. Sige. Dito, pwede ka rin mag-park dito. May CR dyan sa tapat dyan. Washing ng trailer. Meron ding washout dito. Pala may washout doon. Ayan guys, andito na ulit kami. Siguro puputulin ko na ito. Meron dagdag ka ba, bay? Wala na. Shoutout na lang, Shout out na lang sa mga kaibigan natin dyan na hindi na nakukommunicate. Ganun ba? Sige. Ayan mo. Makikita rin lang ulit tayo lagi dito. So paano mga kaibigan, maraming salamat. Thank you for watching. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog natin. At andyan na rin si Cordavia. Dadalink lang yung mga pinag-grocery ko. Peace up, guys. Peace up. Bye-bye. Lakay Pinoy Travel.